Naked bike. Ito yung mga amin, hindi pwede yung pang-ani. Hindi na natin kayo bakit. Pwede pa sa gay strap, kaso mga pabigat kasi. Ito sobrang bigat. Kung paano sa Z-Mart app. Pang Robin Padilla, ha? Eh, tumachamba lang ako kasi wala naman ako kalam-alam sa motor. So basically, kung kotse to pwede, pero hindi ko kasi ano. Kasi guys, nilipas sa Philippines, ZX4RR. Baby, wala akong helmet! Huh? Oo, oo. Wala. Di mo lang alam. Dinala namin. Ay, dinala nyo? Sapatos, wala. Meron din. Magkakaba lang po lang. Ate, lalapas ko na po siya. Pwede na po. Gusto ko daan doon sa may ano eh. Dito mo'y dadaan. Gusto ko dyan, babe, dyan at tatalong. Activate lang nyo, sir. Baka sila sa truck ako, may LTO. Sa loob ko na Clark Speedway, ito. Wala ka. Boss, yun na nga ba sinasabi ko eh. Overspeeding. Overspeeding. Tapos, nag-serving ka, boss eh. Tigil ka. Diba? Yan nga. Dalawang beses ako nahuli. Dalawang beses ko kinuha, lisensya ko sa Manila. Nahuli ako, guys. Tatandaan ko. Dalawang beses ako nahuli dahil kay Mads. Hindi ito. Pwede yan. Kaliwa. Yung isa kay Weg. Yung isa kay Weg, yung isa kay Mads. Pero normally ako na mahuli. Ayan, kaliwa ka dyan. Pagkakaliwa ako. Pus. Ginawa niya si Pus. Umaas kayo. Walang new term dyan eh. Kasi ito sinabi ni Mads. Hey, boss, kasi sa Canada, pwede yan eh. Sabi naman.
Sabi na lang huli kay Maxi. Basta di balik ka ng Canada, tumulong ka mo. Bago lagi eh. Kasi ang lalambing eh. O magtatap muna tayo guys. Sana ata. Palitan na natin yung exhaust hanggang may stack niya. So sleep on lang ginawa natin, malakas na ganyan tunog. I mean, okay lang. Pero mas malakas yun sa 10R ko rin. Kasi cut delete yun. Sa 6R din cut delete eh. Yung 6R din yun, cut delete din yun. So mas malakas yun, talagang may apoy talaga na lumalabas. Pero ito, okay na to for daily, pang truck, lahat. Solid din ah, solid din nakuha natin. Guys, binili ko to for ano? 4K. 4-5. Hindi ko alam kung legit or hindi, wala akong pake kasi gagamitin ko sa truck. Kaya pag na-accident ako sa truck, okay lang na buwasak yan. Ano yung case original na sobrang mahal or mamahalin na ano, exhaust. Kasi guys, ang purpose talaga na itong bike na to is for tracking para sa akin. Pero, I mean, to be honest ah, nung sinakyan ko siya, eto, like, honesty ah. Kasi ako nakapag-try ako ng 10R, 6R, 1000cc, like 600cc, 994. Sobrang mamaw niya, okay. Enjoy na. Sabihin ko sa inyo, mag-i-enjoy kayo dito sa motor na to. Maklase guys, maklase, promise. So, papalitan ko yung gulong niya, papalitan ko ng SC2. For tracking purpose, para pan-track talaga yung gagawin natin. Tapos lalagyan ko siya ng slider, matik yan. And ayusin ko yung suspension niya para tama sa bigat ko pag nag-track tayo. Ibang klase, sagap. And guys, sasabihin ko pala sa inyo, if, kunyagin, sa NX kaya T-Plex, gusto nyo tipid yung gasolina, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, huwag nyo isagad yung RPM. Tapos kunyari 6, gusto nyo isagad dun yung RPM. Hirap siyang pumalo ng 200 km. Hirap siyang pumalo dun. Pero pag gusto nyo pumalo siya ng 200 km, downshift. Sa third gear, dun nyo isagad yung RPM. Tapos pag sumagad na, palo kayo na fourth gear, sagad yung RPM. Palo kayo na fifth gear, sagad yung RPM. Sasagad, lalagpas siya ng 220 km. Okay. Tinagay ko kanina and ayun nga, ganun. Pero pagka sa naka 6th gear ka, ang hirap niyang isagad to 200 km per hour. Kailangan talagang bumaba ka muna ng 3rd to 2nd do sa isasagad mo talaga yung RPM niya para makuha mo yung full ano, yung full. Pero man guys, ako nagsabi siya, ganda man. Ganda. Like sweet spot to. Hindi siya katulad ng 6R, 10R na nakaganon ka talaga. Sasakit likod mo. Balance siya. So, goods na goods. Okay. Happiness, man. So, thank you sa Kawasaki kay Sir BJ. Thank you so much kay AJ kasi tinigaluhan niya ako nito. Tagal ko na itong sinasabi sa kanya. Okay. Sikap, guys.
Teka. Kasi may makakuha kayo na CX4RR, guys. On demand siya sa market and nabigyan tayo ng isang ganito. Saya. Ang saya. Super, super. Yan guys.